Good evening sa inyo guys. Magandang isang gabi sa inyo or magandang araw, no? Kung morning nyo man ito mapanood yung aking video. So, dito na naman tayo guys. Gagawa na naman tayo ng ating reaction video. Patungkol po dito kay Consul General Marichu Mauro, no? Na naka-base sa Brazil, Milan, Italy. Sa actually may ibang bansa pa siya guys na nasasakupan, no? So, siya yung consul po doon. So, pag-consul ka guys, ikaw yung talaga yung nilalapitan ng ating mga OFWs, no? Nasa abroad, kung saan ka naka-base na country, no? So, yesterday, napanood ko po. Actually, madaling araw, gumawa na ako ng reaction video nito. It's just that nagloko yung aking laptop, so na-erase lahat. Supposed to be na-upload na siya the other day pa. Pero, yun na nga, na-erase. So, napaka-viral nito guys dahil, alam mo yung... kasambahay niya is more than 50 years old na. And then, siya, consul general siya, no? Na siya yung nagpo-protekta ng ating mga OFWs sa ibang bansa. Pero yung pagmamaltrato niya sa kanyang kasambahay, medyo napaka... medyo masasabi mong guys na, ano, na may training ito si ate siguro ng sundalo or hindi ko alam kung ano yung pinagugutan niya, bakit ang bilis ng kamay niya para saktan yung... kanyang kasambahay, pingutin, lusion, ang tawag nung sa amin sa Ilonggo, ganun. Yung hampasin niya kung ano, ang mahawakan niya. Napakapanggigil, no? Yun, yun yung word na yun. Panoorin. No, nanggigigil ako panoorin, yun yung pala. Ayan. Hindi ko ma-imagine na actually guys, nung napanood ko yun, nag-search na ako ng ibang videos patungkol sa kanya, sa mga interviews niya before pa nangyari itong sitwasyon na to. So, meron doon isang vlogger na tinanong siya na, "Madam, ano po yung responsibility niyo as a consul, no? Being a consul," sabi niya, "to serve our kababayan." Yun yung sagot niya, guys. But, ito sa video, pag mapanood mo, parang hindi ata akma doon sa sinasabi niya, "to serve our kababayan." Dahil mismo sa loob ng bahay niya, medyo iba ang nakikita. Iba ang nakita doon sa video. So, napaka brutal, no? To think na itong yung ginagawa niya ng hindi maganda na pagtrato is more than 50 years old. Kumbaga, nanay na to eh. No? Kahit man lang, kung katulong mo siya, at gano'n na yung age niya, parang, for me, siguro ano yung muna yun eh, ititrato mo na siya na bilang parang nanay mo, no? Kung wala ka ng parents, di ba? Or kahit yung respeto doon sa matanda na lang. Pero, kung mapanood nyo guys yung video, medyo iba. So, ito guys, panoorin nyo muna para kahit paano makapag-comment po kayo. Okay? So, panoorin nyo guys.
So ayun guys, na panood nyo po. Napaka-talented ni Madam, Marichu. Ayan, kapangalan niya pa yung pinsan ko. So anyway, i-welcome natin si Madam pag-uwi niya kung anong mangyayari sa kanya. Medyo talagang may pinaghuhugutan ito. Parang ang sarap dalhin ni Madam sa spa, nail spa, at ipapudpud yung koko niya, no? Talagang ano, parang ang dalila sa kanya, parang kung titingnan mo, parang napakamaldita niya. Yun yung pinaka magandang term doon. Yun yung parang term talaga na bagay sa kanya, na napakamaldita niya. Para abusuhin yung matanda. Matanda na yun guys eh. Kung makita mo, napaupo na lang yung matanda kanina doon, ayaw ko kung anong ginawa niya. Diba? So, parang nakasalbahay. Salbahay itong ano na to. Hindi ko alam kung saan na, anong tubong lugar ito si, ano, si Madam, Marichu, ano, Mauro, no? So talaga namang Madam, medyo napakawalang hiya mo po para gaganatuhin mo yung ano, yung matanda. So isa ka pa namang consul general, no? Napanood ko yung interview mo dati, sinagot mo isang nag-interview sa iyo na yung responsibility mo as a consul general is gabayan, no? To help yung ating mga OFWs, no? Pero ito sa nakikita namin, nakikita ng tao, nakikita ng... At saka yung naka-discover pa is yung Brazil, no? So, nakakahiya na yung Filipino pa naman is known na magaling mag-aruga, no? Kaya ang dami natin mga caregivers and nurses, no? Kasi believe talaga yung mabansa. Pero in this case, makikita mo na yung consul general natin, napakasalbahe. Salbahe talaga siya, sobrang salbahe, no? Parang ang sarap. Siguro pag nandun ako, parang may stick ako. Tapos ang sarap, ano, sarap talaga, ano, paluin yung kamay niya. No? Para maano siya talaga. Para ma-realize niya na hindi tama yung ginagawa niya. Napaka, ano niya, napakasalbahe. So, yun guys, please comment below. Nakakapanggigil lang. Na-high blood ako. Actually, nung gumawa ko ng first reaction video ko nito na erase nga lang, it was, ano, 2 a.m. hanggang 4 a.m. in the morning. No? Na-erase nga lang. So, nakaka-high blood siya pag pinanood mo guys. What if na lang ikaw yung anak nung kasambahay na yon, no? So parang sakit. Ang sakit yun na parang ginagano-ganito lang. Parang kahit hayop bawal gagano'n eh, di ba? So how much more na tao? No, doon mo na lang i-level, no, na tao yung nagsisilbi sa'yo, hindi naman hayop, no? Sabihin mo man sinuswelduan mo yan, pero hindi kasama yung pananakit doon, di ba? So, medyo iba si ate, may pinagdadaanan. Hindi ko alam kung anong laro nito, anong pangarap nito sa buhay, bakit ganyan siya ka-bitter, no? Ganyan siya kadali manakit ng tao, as if yung kasalanan ng tao sobra-sobra, para gano'n niya. Parang unfair, parang hindi tama, kundi hindi tama talaga. So, good luck sa'yo ate. Hintayin na lang natin pagdating niya guys. So, ayan. Comment below kung ano man ang makomment nyo para pag-usapan natin. Maraming salamat. Salamat sa pagpunta niyo sa akin channel. At kung hindi pa po kayo napag-subscribe, please do subscribe. And don't forget to hit the notification bell para maging updated po kayo sa aking mga videos. And guys, maraming salamat sa yan. Good night and God bless. Thank you.